ang T-84 Oplot-M main battle tank ng Ukraine. Isa nga po ang tangking ito sa pinakamalakas na tangke sa buong mundo. Ito nga po ang pinakamalakas na tangke ng Ukraine at ginagamit nila sa kanilang frontline. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang T-84 Oplot-M ay isang Ukrainian main battle tank na nakabase sa Soviet T-80 main battle tank na na-introduce noong 1976. Ang T-84 mga idol ay unang ginawa noong 1994 at pumasok sa serbisyo ng Ukrainian Armed Forces noong 1999. Ito nga po ay merong high performance o post piston engine upang gawing mas mabilis ang tangke. At comparable nga po ito sa ibang modern main battle tanks na merong power to weight ratio na 26 horsepower kada tonelada. Ang T-84 Oplot mga idol ay advanced version ng T-84 main battle tanks. 10 units nga po nito ang unang pumasok sa Ukrainian service noong 2001. Kasalukuyan nga po itong aktibo sa serbisyo simula 2009 hanggang sa kasalukuyan. Ang bawat isang tangke nga po ay tumitimbang ng 51 tons. Ito nga po ay may habang 7.075 meters, may width na 3.400 meters at height na 2.800 meters. Ang armor nito mga idol ay modular composite ERA APC. Ang main armament naman nito ay isang 125mm smoothbore KBA-3 cannon na may 46 rounds. Ang makina naman nito mga idol ay KMDB 60D2E o post piston 6 cylinder diesel engine. Pwede nga rin po ang KMDB 60D3 o post piston 6 cylinder diesel engine. Ang power per weight nga po nito mga idol ay 24.7 horsepower per ton hanggang 30 horsepower per ton. Ang transmission naman nito ay automatic habang ang suspension ay torsion bar. Ang ground clearance naman nito mga idol ay 0.50 meters. Habang ang fuel capacity naman ay 1,140 liters. Ito nga po ay may operational range na 500 kilometers at may maximum speed na 70 kilometers per hour. Ang design nga po ng T-84 mga idol ay isang outstanding feature na 26 horsepower per ton power to weight ratio. Ito nga rin po ay dinisenyo upang mag-perform ng maayos sa mga hot climates. At meron nga din po itong air-conditioned crew compartment. Ang mga current operators nga po nito mga idol ay ang Ukraine at Thailand. Habang potential operator naman ang Pakistan. Field bids naman nga po ang nangyari sa Azerbaijan, Greece, Malaysia, Peru at Turkey. Habang evaluation only operator naman ang United States. Meron pa nga po mga iba't ibang variants ang tangking ito mga idol tulad ng T-84, T-84U, T-84 Oplot, T-84-120, Yatagan, T-84 Oplot-M, T-84 Oplot-T, Brem-T, BMU-84, BTMP-84. Mga idol talaga nga namang hindi natin may tatanggi na isang tangking ito sa pinakamalakas na tangke sa buong mundo. Kaya hindi na nga po nakapagtataka na ang tangking ito ang ginagamit ng Ukraine sa kanilang frontline. Ito nga po ang pandepensa ng kanilang bansa kontra sa mga threats na pwedeng makapaminsala. Sana nga po mga idol ay meron ding main battle tanks ang Pilipinas. Dahil isa nga po ito sa pinakamalakas na ground asset na pwedeng magkaroon ng isang bansa. Sa ngayon nga po mga idol ay mga light tanks lamang ang binili ng Philippine Army. At bagamat branyo nga po ang mga ito ay hindi pa rin ito sasapat sa buong Pilipinas. Dahil kukonti lamang ang mga units na ito mga idol at hindi ito kaya mag-operate sa buong bansa. Dapat pa nga po itong dagdagan mga idol at magkaroon pa ng additional na acquisition project para sa mga karagdagang tangke. At sana nga po ay mapasama din ang pagbili sa mga main battle tanks para sa Philippine Army. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!